video, natututuruan ko kayo kung paano ko kinustomize ang kaha ng sniper ko gamit ang fiberglass. So mga paps, bago tayo magsimula, huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, like ang video at i-share for more DIY budget meal na pampapogi ng sniper natin. Dahil first timer ako, hindi ko alam kung meron pang mas better way kung paano gawin ito, pero so far so good naman. Kaya simulan na natin. Ito ang mga materials na kailanganin natin at mamaya ilalagay ko din kung magkano ang total na nagastos ko. Una, fiberglass resin. Resin hardener. Pagmimix lang natin yan, dalawang yan. At ipapahin natin sa fiberglass mat. Mamaya makikita nyo kung paano. Pang-apat, masilya o body filler. Gagamitin natin pag magpipintura na tayo para makinis yung surface ng fiberglass. Pang-lima, mini grinder. Yan yung pagkakat natin sa sobrang fiberglass. At pangkakat din natin sa kaha. Masking tape. Yan yung ginamit ko para maging pantay yung pagkat ko ng kaha. At ipantatakip natin dun sa butas ng front fairing pag magpa-fiberglass na. Brush, gagamitin natin pampahid ng resin. At container na pwede natin paghaluan ng fiberglass resin at hardener. Itatransform natin sa ganyan yung front fairing natin. Simulan na natin kung paano gawin yan. Mag-cut lang tayo ng fiberglass mat sa maliliit na pieces. Yung sasakto lang dito. Cut lang natin sa maliliit na pieces gaya nito. Tapos mag-mix na tayo ng fiberglass resin at hardener. Ang naaalala kong mixing ratio is 1:100 or isang patak ng hardener kada 100 ml ng resin. Pero ang ginawa ko, 3 drops ng hardener ang nilagay ko para mas mabilis siya tumigas. Or mas mabilis siya mag-cure. Tapos mix lang natin hanggang maging yellowish ang kulay ng resin natin. Pero hindi kita dun sa baso natin kasi kulay red. Hindi kita na yellowish, pero yellowish yan. Tapos gamit ang masking tape, tapalan natin yung butas ng kaha para may sasandalan yung fiberglass natin at maiwasan na rin magkaroon ng tulo dun sa likod ng part ng kaha natin. Yan, after natin maglagay ng masking tape, pwede na tayong magsimula. Magpahid tayo ng isang manipis na coat ng resin. Doon lang sa lalagyan natin ang fiberglass mat. After nyan, lalagyan na natin ang fiberglass mat. Isang layer lang ilalagay natin. Pagkalagay ng unang layer ng fiberglass mat, papatungan ulit natin ng resin. So isang manipis na coat ulit ng resin. Pagkapahit ng second coat ng resin, makikita nyo magiging transparent na yung fiberglass mat. So pag naging transparent siya, meaning good, okay yun. Maganda yun. Tsaka pag may tumulo na resin, punasan ka agad kasi mahirap matanggal yan. Kahit pasa pa mahirap nang tanggalin yan, daming naiiwan. Tapos lagay ulit ng isang layer ng fiberglass mat. So ganun lang magiging proseso nun. Resin, tapos fiberglass mat, tapos resin ulit, tapos fiberglass mat, and so on and so forth hanggang makuha natin yung gusto nating shape. Hanggang pumantay yung kaha natin. Kulang isang araw bago matuyo. Yan yung pinakamatagal na proseso, yung paghihintay para matuyo yung fiberglass. Kaya recommend ko sa inyo, kunwari ngayong araw, mag-fiberglass na kayo ng mag-fiberglass. Kaysa naman hintay mo muna matuyo yung sa front fairing bago ka mag-move on dun sa side fairing, talagang matatagal lang ka. After 24 hours, ito na, tuyo na yung fiberglass. Maglalagay lang ako ng additional na fiberglass dun sa rear part para mas matibay. Makapit naman na siya kahit hindi mo lagyan dun sa rear, pero parang para mas sure lang ba. So ganyan, fiberglass, resin, tas fiberglass lang, tas resin ulit. So gamit yung masking tape, hinulma ko yung part na tatabasin ko.
Kahit anong shape yan, pwede. Bahala kayo. Pwede mas malaki dyan. Pwede kahit huwag nyo nang tabasan. Pero parang mas maganda kasi kapag may ano, may air vent dyan. Tapos dahan-dahan lang sa pag-grind. Kasi baka sumobra o kaya baka bumangking yung pagkat. Laking problema nun. Lalo pag sumobra yung pagkat. Tada! Ganda di ba? Nagagandahan talaga ako. So comment nyo kung pangit o maganda yung gawa ko. Tapos subscribe na din kayo mga bugs. So gamit itong liha, papakinisin natin yung part na tirabas. So pag bumili kayo ng ano, mini grinder, kasama na lahat ng cutting at polishing tools. Isang set na. So ngayon, ikakat naman natin yung sobrang fiberglass. Dahan-dahan din lang ulit sa pagkat kasi baka madamage yung kaha natin. Hinahinay lang. Baka sumobra yung kaha natin ng maguhitan at syempre ayaw natin yun. Habang kinakat yung sobrang fiberglass, magtatabas din tayo sa ano, front panel natin. Yung sa upper part na tatabasin natin, yan yung part na nakalabas dun sa front fairing natin. Kasi since sinakpan natin yung butas, wala nang papasukan yan. Kaya tatabasin natin. Yung lower part naman is yan yung katapat ng air vent na binutas natin. Kasi kung hindi ko tatabasin yan, matatakpan lang yung air vent. Pwede yung mismong nakalabas lang ang tabasin. Pero yung sa akin, malaking part yung tinabas ko. Parang mas maganda kasi yung tignan pag ganun eh. Pero depende pa rin sa inyo kung gano'ng kalaki yung gusto yung tabasin. Ito na siya pagkatabas. Ito yung katapat ng air vent, oh. Tapos ito, yung tinabas ko dito malaki. Kita na yung ECU ko. Pagtapos natin i-grind yung sobrang fiberglass, lilihain naman natin. Tsaga lang kailangan sa pagliha hanggang kuminis yung fiberglass. Lalo na dun sa mga part na nag-grind. After magliha, papatuyuin lang natin. At pagtuyo na, pwede na masilyahan. Yung pagmasilya sa fiberglass, lagayin ng isang manipis na layer, patuyuin, tapos liha. Tapos lagay ulit, patuyuin, tapos liha hanggang pumantay na dun sa kaha. So yan na, okay na yung front fairing. Pintura na lang ang kulang. Pero bago tayo magpintura, tapusin muna natin lahat. Dito naman tayo sa side fairing. Makikita nyo yung masking tape, yan yung part na ikakat ko. So yan na siya pag nakat. So yan yung ginawa ko, may air vent yung side fairing. At para makuha yan, ito yung ginawa ko. So yan, ang gulo diba? Pero para makuha yung hugis na yon, yung karton na yan nakaipit dito. Yung part na yan, yan yung tinabas. Inipitan ko lang nung karton at nilagyan ng masking tape para makuha yung shape na yon, medyo nakalubog. Tapos binalot ko ng cling wrap para madaling tanggalin sa fiberglass mamaya. So yan, same process dun sa front fairing. Lagay tayo ng resin, tapos lagay ng fiberglass. Dito hindi ko na ginupit ng maliliit, isang malaki na nasakto dun sa ifa-fiberglass. Yan ang kita nyo sa video. Apat na layer ang nilagay kong fiberglass mat dyan. So yung process, alam nyo na, resin, tapos fiberglass, hanggang makaapat na layer ng fiberglass mat. Siguro inabot ako ng 1 week dito sa mga pinagagawa ko sa sniper ko. So pagtuyo na, tatanggalin ko na yun kung ano-anong nakadikit dyan para makita nyo na yung kinalabasan. So yan na. Ang next step, magka-cut ulit tayo. Syempre yung sumobra. So bago ko pala tinanggal yung pinanghulma ko, ginuhitan ko na yung sumobrang fiberglass para alam ko na yung ikakat ko. So dahan-dahan lang sa pagkat, mahirap magkamali. So ito na siya pagtapos kong ikat. Ah,
Tapos, pakikinisin natin gamit yung umiikot na liha. Pagtapos niyan, dilihain na natin para mamasilyahan na at nang matapos na tayo. Tapos, yung pagmasilya mga paps, nood na lang kayo sa YouTube kung paano. Mas may explain nila ng mabuti dun. Sigurado ko, pansin nyo na ang daming na fast forward na scenes or na cut kasi sigurado din naman ako na hindi kayo mag-i-enjoy pag ang papanoorin nyo lang yung kalahating oras na nagliliha ako. Tapos 10 minutes na nagmamasilya, sino ba naman mag-i-enjoy dun? So yan yung finished product. Pipinturahan na lang din. Pero may isa pa tayong gagawin. Ito, ba't tawag dyan? Rear fairing ba? Basta yan. So, as usual, yung may masking tape, yun ang ikakat ko. At ito na siya pag nakat. So, yan yung ginamit kong panghulma. So, yung may arrow, yan yung tinapas dyan sa rear fairing. May masking tape ko lang siya doon sa lower part. Yan o. Yan yung natapas. Yung tinapas dyan. Mas mag-fiberglass na para matapos na tayo. Supply ng manipis na coat ng resin. Tapos, lagay na ng isang layer ng fiberglass. Tapos, apply ulit ng resin. Alam nyo na yan. Pero mali yan nagawa ko eh. Kasi may part dyan na walang sasandalan yung fiberglass. Mali eh. Pero okay naman na gawin ko naman ng paraan. Yung part na transparent. Eh, walang sasandalan eh. Pero okay naman. Wala lang sa isip ko, kamali ako. Wala kasi ang magabi na motor, pinapagalitan na ako sa bahay. Apat na layer ng fiberglass ang nilagay ko dyan. Kagaya nung sa side fairing, apat na layer din para matibay. Pero pagkatapos ng lockdown at makabila ako ng pintura, kasi naubusan ako ng pintura eh. May mga gagawin pa ako dyan. At ituturo ko sa inyo kung paano. Kaya, subscribe na kayo mga paps. So yan, magkakat na tayo. Since mali yung nagawa ko, kailangan natin tabasin yung sa may pinaghulmahal natin para matanggal yung molde. Okay? Panoorin nyo na lang. Dito sa ginawa ko mga paps, ang dami pang sobrang materialis mo. Fiberglass, masilya, resin, hardener, kaya sulit talaga yung nagastos ko. So yan yung finished product. Ngayon, nilihain na natin yan tapos magmamasilya na. So yan na siya pag namasilyahan. At ito ang mga nagastos ko mga bags. So lahat ng yan, more or less 1K. Di ba ang mura? Tapos sobra-sobra pa yan. Kaya dami pa talaga pwedeng gawin. Kaya sulit talaga yung ano, yung makagastos mo dito. So yan na mga paps. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo. Sana subukan nyo din gawin. Tapos huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Para sa mas marami pang DIY na pampapogi na sniper natin sa murang halaga. So mga paps, ride safe sa inyong lahat.